Nandito na kami ngayon sa hospital. So last check-up ni Ace bago siya manganak. Sana. Pero dinala na din namin yung mga gamit namin sa pagpanganak niya. Kasi malay natin, diba? In case lang, ngayon na siya manganak, dinala na din namin. Nung Monday, nagpa-rapid test na si Ace kasi kailangan niya magpa-rapid test. Ako naman, bilang magbabantay, kailangan ko din daw magpa-rapid test. So nagpa-rapid test na ako kanina. So okay naman. Negative naman yung test ko kanina. Nagpa-test na din si Ace dun sa panubigan niya. Parang sinusukat ata yun. Ngayon, hinihintay na lang siyang tawagin para kay doktora. So, check upin siya. So, tignan natin, guys. Kailangan namin bumalik on Monday. Yung check up ko kahapon, pina-check sa ultrasound yung okay pa yung tubig ni baby. Kasi 38 weeks na ako. Tapos, inai-i din ako kaso, hindi pa rin makapani doc si baby sa may cervix. So, kailangan namin maglakad ng maglakad para ma-normal. Ngayon, sa Monday, pag-check niya, wala pa din. Saka kami magde-decide kung ipapa-CS na lang namin siya. Pero hoping na nandun na si baby. So, kaya binigyan kami ng dalawang araw para maglakad-lakad. Para i-normal si baby at bumaba. Excited na ako kasi sa sunod sana yung paaarawan ko hawak ako siya dito. Pero at the same time, kinakabahan kasi may nandun pa rin yung chance na pwedeng ma-CS. Dito na kami sa hospital. Hinihintay na lang si Doc. Sabi kasi 7 o'clock, so 7:30 na. Medyo na late kami. I-check lang ulit si Ace kung ano ng update. So tignan natin, guys. So, update lang. Nandito na kami sa room. So, yun guys. Kailangan siyang i-CS. I-cesarean siya. So, dito muna kami. Mga ano na ngayon eh. 8:29. So, hintayin lang namin mga 12. Kasi hinihintay lang namin si doktora matapos yung mga check-ups niya. Sinabihan na si Ace na bawal na siyang kumain, bawal na siyang uminom hanggang mamaya. Dinaayos na namin yung gamit kasi para mamaya. Bibigyan na lang namin dun sa... That's a nurse. So guys, kakatapos lang akong i-skin test for pain reliever at saka antibiotic. So dito, sakit. Sobrang sakit pala noon. Mas masakit pa kunan ng dugo kaysa sa kunan ng dugo. Pero kain para daw sa bantay. So siya kasi hindi pwedeng kumain ng mamaya. So kain muna. So, nasa loob na si Ace ng delivery or operating room. So, i-CS siya. So, waiting na lang ako dito sa labas. Ayan. So, hindi ko alam kung kinakabahan ba ako, na-excite, natatae, o naiihi. Hindi ko alam. Pero yun, sana safe and okay naman lahat. Waiting na lang. Kakapasok lang niya. So, 9 months. Yun, 9 months kami pabalik-balik na dito sa hospital. Siyempre dun sa monthly check-up niya, tapos sa mga gamot, yung mga sintomas pa ni Ace, yung mga buntis, diba? Yung pagsusuka, yung hilo, yung ganyan, mahirap maglakad, at least patapos na.
kamay ng anak mo, nalaban na agad eh, oh. Alam niyo yan, gusto kong umihi, gusto kong uminom, pero parang hindi ka makagalaw. Siguro ganito talaga pag, you know, first time, ganyan. Ito, napakuha ako ng diaper ni Ace. Tara. So, nandito kami ngayon sa Santo Tomas General Hospital kasi mas pinili namin dito na lang siya manganak kasi una, kampante si Ace dun sa OB niya. Kakilala niya kasi. So, kayo din guys, kung saan kayo kampante, kung saan si mommy hindi mahihiya, yung okay yung loob niya dun sa OB niya, dun kayo. Tapos, pangalawa kasi, natatakot na kami sa Metro Manila, diba, dahil may pandemic. So, madami mga cases sa Metro Manila. Dito kasi hindi pa masyado. So, mas pinili namin dito. Tagal naman, tagal naman. Nakaka-excite. Waiting pa kay Ace. Ano na ngayon? 1:11. Siguro inaayos pa siya dun sa recovery room. Pero kasama ko na si baby. So waiting na lang namin sa mommy. Tinatanong ko yung nurse kung ano ba yan? Malaki ba yan? Malaki ba si baby? Maliit ba si baby? Kasi hindi ko talaga alam, di ba? Tsaka first time parents naman kami. So sabi malaki daw si baby. So, yun. Second day na guys. So, tapos na yung first day. Parang yun yung pinakamahabang gabi ng buong buhay namin ni Ace. Yun, iyak ng iyak. Tapos, tinatry namin siya padidihin nung kagabi. So, ayaw niya. So, hindi kami nag-give up ni Ace. Buti, tinesting pa din namin. Nakailang testing kami. So, yun. Sumipsip naman siya ng milk mula kay Ace. So, ayos naman. Siguro mga 2 hours, 1 to 2 hours lang in total yung tulog namin. Pero okay lang. So ngayon, day 2, hinintay lang naman yung nurse kasi papaliguan namin si baby. So hintayin din mag-rounds yung OB niya tsaka si Pedia para ma-check din si baby. Punta na siya ni Doktora. So, ngayon, pinaupo na siya. Pwede na siyang umupo. Pero mamayang tanghali, bawal pa siyang kumain ng solid food. Pwede yung mga lugaw, yung mga biskuit, ganyan. Pero dinner, pwede na yung regular diet niya. So, good job. Hirap pala, no? Kapag wala kang ka-relyebo na magbantay sa ospital. So wala eh. Yung kasi talaga yung policy nila ngayon dahil nga sa pandemic. So yun. Isang araw na lang. So hi guys!
Last day na namin ngayon. So, mamaya, pwede na kami i-discharge. Ngayon, papadede ako. Hindi halata. Pero, ang sakit. Sobrang sakit. Ngayon, kanina nilinis ni Doc yung tahi ko. Kasi, cesarean ako. Balik kami after 10 days para i-check ulit. Tsaka pati si Billy for check-up. So, yun lang. Is my sakit.